medyo sumikasikit na siya sa kabila. Okay. Tapos, hindi mo pinagdamot after that ang bata? No, hindi ko pinagdamot sa kanya. So, yun lang, may napanood ako interview niya eh. Catherine, may napanood ako interview niya na sabi niya na ano daw siya, meron daw siyang parang educational plan. Meron siya pinaghanda. Ano ang sinasabi namin niya? Kaya ang sagot ni Catherine, ano, pag nagutom ba yung bata ngayon, sasabihin ko, hindi, may trust fund. Alam mo, kailangan na sumagot niya si Coco. Live na live, Mr. Coco. Pwede ah. Actually, alam mo, yun yung inaano ko sa kanya, na bakit, sa lahat-lahat ng sinasabi mo, 'di ba? Bakit hindi ka makipag ano one-on-one sa akin, 'di ba? Para okay. Lumabas ko yung totoo, 'di ba? Pero hanggang ngayon ba nandiyan pa rin yung hamon mo ng DNA test? Alam mo na, matagal ko nang sinabi sa kanya, matagal na yun, sa publiko, sinabi ko, pa DNA test mo yung bata, wala akong pakialam noon, 'di ba? Kasi syempre, ina ko, kailangan ng ako, wala naman, hindi naman ako lumaki ako nang walang tatay. Mm-hmm. So gusto ko naman sana sa anak ko mangyari 'yon, makilala niya 'yung tatay niya. Ano ba 'yung apela mo kay Coco para at least matapos na itong issue na 'to, na kumbaga ilang taon na ring pinag-uusapan, ilang taon na ring lumalabas sa diary, lumalabas sa TV, bari taktakan, sagot ng kampo ni Coco, sagot ng kampo mo, paano ba 'to? At saka Ray, bilang isang babae, nakakahiya para sa isang babaeng tulad ni Catherine ang pagdudahan ng isang lalaking nakasama naman niya talaga at naging katulong sa pagbuo sa bata. Diba? Wow! Katulong diba? So, ano yung apila mo? Diba? Hindi kasi ano, wala na. Kasi siguro, ito na yung pinakahuling interview ko about sa amin, about Coco, about sa bata. Ito na yung pinakahuling interview ko. Siguro sa susunod na natanungin pa ako tungkol doon, talagang mula na hindi na. Ito na yung pinakalas talaga. Ito lang naman kasi sasabihin talaga sa kanya. Noon, oo, humahabol ako. Siyempre, hirap ako eh. Kailangan ko ng sustento. Mm-hmm. Okay. Ngayon nakaahon ako, ginagawa mo pa rin yan, ilang taon na, limang taon na pinagkakait mo, yung pagiging amo mo para sa anak ko. Siguro ganito na lang gawin natin. Wala kang anak, wala na rin sigurong tatay yung anak ko. Hindi ko napapabain to, tama na to, hanggang dito na lang. Parang hindi mo na siya hahabulin for sustento. Hindi ako humihingi ng sustento, kaya kong buhayin ng anak ko. Napatunayan ko yun naman taon, ilang pa, tatlo pa. Wala naman siya pinapadalang kahit ano. Mm-mm. Yun lang, hindi ako humihingi ng sustento sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Si pagkakaitan parang sumpa na ito eh, no? Naku, napakabigat sa isang tao ng ganyan. Oo nga naman. So, bahala na siya. Parang isinumpa na niya na wala kang anak, hindi ikaw ama ng anak ko, bahala ka sa buhay mo. Masakit yon. At tumatalab yon, walang biro. Catherine, never mo bang nakausap dun sa limang taon si Coco, ever? At kahit nung after ng interview ng paparazzi na sumagot na yung kampo niya sa sa media, hindi ka ba niya tinext, hindi ba kayo nagkausap sa phone? Ni dulo ng number niya, hindi ko alam. Okay. Catherine, di ba nabanggit mo kanina na nakita pa niya yung bata nung nanganak ka? Sa birth certificate ng bata, sinong nakapirma? Ako. Wala. Dekan naman kasi talaga. So ngayon, Catherine, sa family code, kapag hindi kasal ang ama't ina ng magulang ng bata, sa pangalan ng babae talaga. Kahit pirma po ng tatay, wala talaga. So ngayon, Catherine, di ba, ngayon sinabi mo na nawala siyang anak at yung anak mo wala rin tatay. What if naman siya naman yung nag-reach out? Willing ka pa ba? At sinabi ko nga eh, ito na yung pinaka-last interview ko tungkol sa amin, di ba? Mm-hmm. So tapos sa at mamarkahan natin chapter, yan. Sa buhay mo na yun. Paano kung let's say, Catherine, ito sa akin na lumipas na ang panahon, si Coco Martin hindi na sikat artista, yung anak mo malaki na, kausapin kanya bilang isang anak. Sabihin niya, makiusap, gusto ko pumakita yung tatay ko. And si Coco nag-reach out na sa iyo na para makilala niya anak niya. Papayag ka ba? Ng tawad. Oo naman, papayag ako kasi syempre, anak ko yun eh, di ba? Para sa bata. Ayoko namang gayahin yung ginawa ng nanay ko sa akin na hindi pinakilala yung tatay ko. Mm-hmm. Ayun, usapin ito na hindi magagamot nung sasabihin ng kabilang kampo, isasagot ni Catherine. Usapin ng konsensya to. Alam mo, Coco, kung sinong ama ng bata. Alam din ni Catherine. Mm-hmm. Alam mo, sa totoo lang, tanging ina ng bata ang nakakaalam kung sino ama ng anak niya. Nagtataka lang ako nanay lang. Christy, kasi sa gitna ng pinagdadaanin itong si Catherine at saka ni Coco, nasaan ang pamilya ni Coco? Oo. Bakit hindi sila mamagitan? Namin na ba nila yung sa inyo? Apo nila? Kasi ano po eh, alam ko broken family sila eh. Hindi ko alam kung kasi nung naging kami, nakakulong yung father niya. Nakakulong ang tatay ni Coco? Nung naging kami, tapos hindi ko alam kung until nakakulong pa rin. Saan nakakulong? Yun po ang hindi ko alam. Kasi alam ko parang... Ano kasalanan? Barel? Parang gano'n? Parang barel? Hindi ko alam. Okay.
Okay. Yun. Alam mo, sa kahit nagagalit ka, natutuwa ka, maganda ka talaga, Catherine. Ako, I'm sure siguro pag nakita ka uli ni... So, nakita na ba kayo sa personal? Sana makita uli kayo. Ang ganda-ganda mo ngayon. Ako, siguro babalikan ka nun. So, markahan natin ang hindi pa ba? Ay, gusto nun. Na ito na ang huling-huling pagpa-interview. Okay. Pagpa-interview ni Catherine tungkol kay Coco Martin. And thank you, Catherine, na dito ka na po interview. Ang pinakahuli mong interview sa Zoom. Lam tayo for Catherine. Huwag naman huling interview sa Zoom. Asa na ito mas single, ma'am. Yung topic lang, yung topic lang. Re-rephrase ko, ayaw daw niya, baka mami matigok siya. Inaangkin po ng juicy mga kapatid na ito na ang huling pagpapa-interview ni Catherine Luna tungkol kay Coco Martin. Okay, isa pa palang pa. Yan! At sinabi niya na ayaw na niyang iyak na si Coco. Ayaw na niya. Ulitin na natin. Pakiulit mo lang yung huling mong mensahe. Wala ka ng anak? Wala ka ng anak. Hindi. Wala kang naging anak hindi sa akin at hindi ikaw tatay ng anak ko. Yun okay. Lang ang gusto mo, then yun ang masusunod. Okay. Oo, oh, napakabigat pa naman sa totoo lang. Sana makasama ka naman namin dito, Catherine. Ang masaya naman. Okay. Na may pinopromote siyang project. Yeah. Yeah. Dito sa TV5. Exciting. Oh, abangan natin yan, mga ka-freshness. Dito sa TV5 na ipopromote mo. Okay. At tayo dyan, Alex. Salamat sa'yo, Catherine. Thank you sa hindi pagdadama. May gusto ka bang sabihin? Or, may babatiin ka ba? Ang mga anak ko. Chef, ayun, belated. Happy birthday nga pala, Nicole. Ikaw, happy birthday. Mami. Love happy you birthday. Na, Princess, Christian. Love you. Okay. Yun. Okay. Na nanay naman ito. And Juicy yes. Would like to thank Ako Best Premium Sundance Placenta Whitening Soap, Ever Bilena Cosmetics, Mang Inasal. Wow. And for more Juicy updates, mag-text lamang po kayo ng Juicy_on at isend ito sa 2256. Yes. Mag-email pa rin kayo sa amin sa juicy_tv5@yahoo.com.ph and type ka freshness for our Facebook account. Happy birthday to Belle and Tita. Hello from ATV. Ako naman, thank you so much, Bello. Posh Nails, Fresh Look Contact Lenses, Steve Mark Gan, Tecno Marine, salamat na marami. Yun muna for okay. Now. Okay. Ang kagalang-galang. Ngayon ka pa, salamat ako sa invitation, syempre. Saka maraming salamat po sa lahat ng mga artistang sumuporta, yung mga sponsors namin sa nakarang Stars for a Cause Night. Okay. Naging very, very successful, successful. Yun sa SM. Yung kikitain okay. Ko. Ikaw na ba babae? Kasi ang bagong babae sa Breakwater. Okay, yung kikitain kasi nonay. Kaya napakaganda nung kasi it's a for a cause dahil nga para sa health insurance po ng mga okay. Members. Ang babae sa na-break na water. Okay, Ray Pumaloy, maraming, salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Dr. Jonathan Dison, Dr. James Joaquino, Dr. Ray Castillo. Bakit po, Doctor? Alam naman natin, di ba? And Nitz Clidoro and Joyce of Clidoro Salon. Boy Nustaki, maraming salamat. And folded and hung, courtesy of Mr. Eric Pineda and Ronald. Okay. Wow. Alam niyo po, mga kapatid, sobrang init po itong Juicy Monday night. Ronald Pineda Eric Gano. Sobra, sobra. Muli, Catherine Luna, maraming salamat. Hanggang bukas pong muli, mga kapatid, dito lamang po sa Mas Pinanghang at Mas Pinakatal na Juicy!